Magandang araw po sa lahat. Ito po si Teacher Bong para po sa ating i-turo. Ang ating pong subject ngayon ay Science 6th, Quarter 2, Week 1, Part 1 of 2. Ang ating pong competency ay mula sa Kit 12, Explain how the organs of each organ system work together. Ang ating pong code ay S6LT-IIA-B-1. So ngayon, before po tayong magsimula doon sa ating mismong lesson, pag-uusapan po natin yung muscular system, skeletal system, tegumentary system, digestive system, circulatory, excretory, respiratory, tsaka nervous system. So before po natin pag-usapan yung mga yun, lalo na yung mga organs na bumubuo sa mga to, eh pag-usapan muna po natin itong mas simplified na explanation. So tingnan po natin yung bisikleta. Kung napapansin nyo po, yung bisikleta ay composed of several parts, di po ba? Hindi naman po pwede na ang bisikleta ay puro gulong lang, tapos wala ka ng manubela, or puro naman manubela, wala ka naman pedal. Kinakailangan, katulad nitong sa bisikleta, kumpleto yung mga parts niya. Dahil ang bawat parte na bumubuo sa bisikleta ay tumutulong para mag-function ng mabuti or maayos yung bisikleta. The same is true din sa tao. Kapag ang tao ay yung mga parts niya sa katawan ay complete o kaya functioning well, ay magiging okay yung tao. So the same is true dun sa ating system na pag-uusapan ngayon. Binubuo to ng mga sumusunod. Una, tingnan natin yung larawan natin dito. So meron tayong cell, tissue, organ, at saka yung organism. So you might be asking, sir, ba't hindi kasama yung molecules? Ba't hindi kasama yung atom? So ang focus lang po natin muna dito for the time being is yung pinaka-simpleng may life muna. So let's talk about cell. The cell is the tiny building blocks of life. So ito po yung mga buo-buo sa ating buong katawan. Regardless sa nakikita at hindi mo nakikita, ibig sabihin yung nasa labas ng ating katawan at saka yung nasa loob ng katawan natin ay binubuo ng cell. Kapag ang mga cell na ito na may mga nucleus ay nagsama-sama, ang tawag doon ay tissue. At ang tissue naman ay meron silang specific function na gagampanan. Okay? At yung function na gagampanan nila, marami yun. Merong gagawin ito, gagawin yung kabila, gagawin yung isa pa. So kapag yung mga tissue nagsama-sama para mag-function sila, either by left or right, moving o kaya not moving, contraction o kaya relaxation, dun papasok yung tinatawag nilang organ. So ang organ, katulad ng heart, ay binubuo ng several tissue. May iba't ibang function ang mga to. At ang mga organ ng katulad nito, ng heart, isasama mo yung lungs, isasama mo yung ating mga brain. So yung mga organs na yung pag pinagsama-sama mo, yun yung mga bubuo na tinatawag natin na organism. Pero ang isang organ, kapag nagsama-sama yan at binuo lamang yung isang function ng body, ang tawag doon ay system. So ito po yung explanation natin dito. Ang cell ang bubuo, ang pinaka-basic. Pag nagsama-sama yung cell, magkakaroon ng tissue. Ang tissue magkakaroon ng organ. Ang organ, pag nagsama-sama by function, ay magkakaroon ng system. Ang system, pag pinagsama-sama mo lahat ng system na mayroon sa tao, that would be an organism or an individual. Ganun din naman sa mga hayop. Same is true din. Although, may mga differences tayo doon. Depende kung anong klaseng animal yung pinag-uusapan natin. So, with that being said, mag-focus tayo ngayon sa system na pag-uusapan natin. Although napakadami pa ng mga system na wala dito, katulad ng reproductive and on, so mag-focus lamang tayo dun sa nakasulat sa ating competency. Ano yung mga yun? Skeletal, muscular, integumentary, respiratory, digestive, excretory, circulatory, at saka nervous system. So medyo mahaba-haba itong lesson na ito. Kung kaya, pinagpasyan ko na hatiin sa part 1 at saka part 2. So dito sa part 1, ang focus lang natin ay yung mga organs at kung paano sila nakakatulong sa ating body para mag-function. Pero before ko ma-explain yung mga organs na ito, dapat alam nyo yung mga system na bumubuo sa organ na to. Now, katulad na na-mention ko kanina tukos sa bisikleta, may iba't iba tayong mga parts. So dumako tayo dito, yung first one, yung skeletal. So ang skeletal system ay ito yung nagsiserve bilang body framework. Ito yung nagbibigay ng hulmada. Ito yung nagbibigay ng ating form. Kung bakit ang mga tao, ganito yung ating anyo. Bakit ganito yung ating structure ng isang tao? Yung typical na tao. Okay? So it protects the vital organs of the body. Ito ay binubuo ng mga bones. At ito ay nagpro-protect ng mga parts ng body na katulad ng skull.
bungo. Yung ating skull protects the brain. Yung ating ribs, they protect the heart, lungs, and so on. So yun, no? It protects the vital parts. Syempre, pag nag-damage yung ating brain o kaya yung ating internal organ katulad ng heart, magkakaroon ng tendency na malaking chance that we will die. So, maganda yung protection ng ginagawa ng ating skeletal system. Sumunod, enables us to move or locomotion. Hindi ka makakagalaw kung wala kang buto. It's very impossible for you to move, no? Dapat meron man lang buto dyan o kahit man lang sa cartilage man lang para makapag-move ka. Next, it produces blood. So, yung gumagawa ng dugo sa ating katawan ay yung ating mga bones. Lalo na sa bone marrow. Next, they store minerals and fats. Ano yung purpose ng minerals tsaka ng fats? Yung mga minerals ay ginagamit natin para sa functioning ng ating body. Yung mga fats naman ginagamit natin especially for power, energy, o kaya para magkaroon tayo ng control sa ating temperature or ating body temperature. So, ito yung example ng skeletal system. Simplified version, meron tayong skull, clavicle, scapula, and so on. Now, ano yung organ na important sa ating skeletal system? Ang skeletal system ay binubuo ng mga bones. May bone na skull, may bone na clavicle, may bone na scapula, and so on. So, yan yung ating skeletal system. Kaya nga na-made mention ko sa inyo kanina, bawat organ, pag nagsama-sama, ay bubuo ng system. Yung ating organ na mga to ay nagsama-sama para buuin yung skeletal system. Okay? So, next, yung ating muscular system. Ang muscular system naman, it helps us to move din. So, bakit tayo nag-help mag-move? Ang bone, hindi naman yan pwedeng gumalaw mag-isa. Kinakailangan merong hihila, tsaka magre-relax, magko-contract at magre-relax para yan ay mag-move. Katulad ng ating nabanggit kanina, yung muscles, yung musculoskeletal system ay kinakailangan mag-merge together kaya nga yung ating mga muscles ay intact dito sa ating mga buto. Kung pamasinin niyo pag kumakain kayo ng fried chicken, yung parting kinakain niyo na laman, it's considered muscles. So, yung mga muscles, ganun sila nakadikit sa mga bones. The same is true with us. So, kinakailangan ng mga muscles na mag-move, either mag-contract o mag-relax para magkaroon ng movement. Hindi naman yung muscles yung nasa abs lang o kaya yung nasa ating mga sa ating mga arms lamang. Hindi. Ang ating body, we are also covered with muscles. Ang medyo konti lamang na muscle ay yung ating sa head. Kung kaya nga napaka-important na we have to safeguard our head dahil walang muscle na magpo-protect dito or tutulong bilang magkaroon ng cushion dito. So, another breath. So, bakit naman nakatulong sa pag-breath ang muscle? Ang ating muscle ang nagmo-move sa ating mga lungs, kaya tayo nakakahinga. Next, digest. Yan. Even yung pinaka-important, no, yung pag-ikot ng dugo sa ating katawan, it is also important, it is also considered na trabaho ng muscle. Dahil ang ating heart is a hollow muscular organ. Okay? Next, it is stabilize our position or balance. Kaya tayo nanatili sa isang posisyon, either sitting o kaya either standing because of the muscle. Next, they form facial expressions. Hindi ho ba kapag tayo ay nag-mimic face, either happy, sad, nakikita mo ganyan, ang nagmo-move niyan ay muscles sa iyong face, yung ating facial muscle. Although there are few, no? Pero nakita natin na pwede mong makita yung mood ng isang tao using yung sa pamagitan ng kanyang facial expression. Next, they help carry heavy objects. Syempre, ang isa sa mga pinaka-important aspect na kayang gawin ng muscle ay tulungan tayo not only in the locomotion, pero moving with something or carrying with something. O kaya exerting energy or force. Yun yung nagagawa ng ating muscular system. So ito yung ating mga muscles sa katawan. Meron tayo sa harap at saka sa likod. Kung napapansin ninyo, sa mga lugar na medyo lana sa head, sa pinakaitaas natin, wala tayong mga muscles doon. Meron tayo doon almost skin na lamang, no, na nagko-cover noon. Then, yan. So, muscles ang ating organ dito. And dito, yung ating muscular system, yung mga muscles, yung mga tissues, or mga organs ng muscles nagsasama-sama para i-form yung muscular system. Yun ang reason kung bakit kung papansin ninyo, yung ating mga movements sa katawan, either katulad sa elbow natin, kung ito ay pa-up or down, ay control dyan ng muscles natin. Next,
integumentary system. Ang integumentary system, it is composed of four. Meron tayong skin, nails, hair, at saka yung ating exocrine glands. So pag-usapan muna natin si skin. Ang skin ang pinakamalaki or malapad in terms of surface area sa ating katawan. Kasi ito yung bumabalot sa atin. Kung hindi, lalabas yung ating mga laman loob. So our skin, magsisimula yan sa ating scalp. Mula doon sa ating bumbunan, pababa hanggang sa tip ng ating toe. Yan, pinoprotektan tayo ng skin. Now, doon sa part ng ating hand at saka ng ating feet, meron tayo ditong mga nails. Ang ating mga nails, they serve also as protection, no? At the same time, nagtutulong sa atin para magkaroon tayo ng konting grip, no? Next, meron tayong mga nails, hairs. Ang hair natin sa katawan, actually, we are covered with hair, hair follicles. Yun nga lang, hindi lang halata yung iba kasi medyo maliit lang sila. Yung halata sa atin, yung ating nasa ating head, yun yung halata sa atin na hair. Kasi yun yung madalas na humahaba. Okay? Meron din tayong mga hair in the pubic places, no? So, next is the exocrine glands. Exocrine glands naman, ito yung mga naglalabas ng mga dumi. Lala na yung ating sweat glands. So, ano yung function ng integumentary system? Si integumentary system, they protect the body from foreign objects. Diba? Sabi nga natin kanina, yung skin, binabalutan niya yung buong katawan. That is why, pinoprotektahan niya mula sa ibang object na papasok sa atin. Kung wala tayong skin, makakapasok diretsyong kahit anong bagay at pwedeng tayong magkasakit at mamatay. Next, they regulate the body temperature. Bukod sa tinatanggal nito yung waste, no, sa ating katawan, ay isa pang function nito ay i-controlin yung ating temperature. Magkaroon tayo ng homeostasis, yung magkaroon tayo ng temperature na suitable para sa atin. Okay, so hindi ko nalagay dito. Yung number 3 dito is yung ating waste, no? So, get rid of waste sa ating katawan. Kaya nga, di ba, kapag pinagpapawisan tayo, papasin natin, ay medyo maasim-asim or maalat-alat yan, yung ating dumi sa katawan ay nilalabas, specifically yung ating mga fats sa katawan. Pag sobrang dami ng fat sa katawan, malaki kasing effect niyan sa ating blood circulation. Pwede tayo na ma-attack sa puso kung sobrang dami ng nakalipis na nakaikot sa ating heart o kaya naman ay hindi natin masyado mamumove yung ating mga muscles. So next, so ano ba yung itsura ng mga to? So tingnan natin, ito yung sa hair at saka yung sa skin, yan. Ito naman yung sa ating nail. So pansin natin tong hair, yan no? So may hair follicle tayo dito, tapos ito yung ating balat, skin. Then dito yung ating mga oil glands, meron tayong follicle yan. Yan. So ang hair, yung dulo lamang yung may buhay dito. Kaya kapag hinila mo yung masakit. Pero kapag ginupitan mo sa itaas, since wala naman yung nerves, mamaya pag-usapan natin yung mga nerves, yan ay walang emotion. So, ang pinaka-important na organ dito is the skin. Next, respiratory system. Ang respiratory system naman, ito yung breathing in and out ng alin? Ng oxygen to breathe in and to breathe out yung carbon dioxide. So, ito yung tinatawag nilang oxygen-carbon dioxide cycle. At ito ay nangyayari sa atin. Sa lahat ng humans as well as animals. Ang difference lang natin sa mga animals, na mga animals sa tao, sa plants na may buhay din, is baliktad. Kung tayo, naglalabas tayo ng carbon dioxide at tinitake natin ng oxygen, baliktad naman sa mga plants. Ang mga plants naman, tinitake nila yung carbon dioxide at ang kanilang waste naman is yung oxygen. So ito yung give and take relationship natin sa nature. Next, yung mga oxygen, yan nga, at ang ating ginagamit para makapag-breathe tayo in our nostrils. Pero syempre, pwede rin naman sa mouth. So, meron tayong pair of lungs para sa atin, para sa paghinga natin. So, now, let's talk about the picture. So, ito yung ating respiratory system. So, mula sa ating nasal cavity, o kaya sa ating nostril, o kaya dito sa ating bibig, papasok yung hangin. Then, bababa ito sa ating trachea, and pupunta na sa ating bronchial tubes, then to our lungs. So, yung process na yan is nangyayari yan, specifically ang ating paghinga, nakokontrol natin in a way. Except pagka tayo itulog.
No, pero meron tayong konting control sa ating breathing, ba? Next, yung digestive system. And digestive system is the process of breaking down food into smaller pieces to absorb and use by the cells in the body. Kasi tayo, pag kumain tayo, magkakaroon tayo ng energy. Pero question, paano mo gagamitin yung food or energy na yon? Kumbaga sa isang makina, nilagyan mo kunwari ng gasolina para umandar yung makina. So, pag pumasok siya sa makina, kinakailangan gagamitin niya yung gasolina na yon para mag-function. Paano yon? Ibig sabihin, pupunta yun sa dapat niyang kalagyan. So, meron tayong two types of digestion. May mechanical at saka chemical digestion tayo. Ano yung mechanical? Mechanical, ito yung may teeth, tongue, tsaka saliva. Yung iniikot natin, chinachurn natin yung food sa ating bibig, that is considered the mechanical process ng digestion. Pag yan nilunok na natin, dumaan na sa esophagus, dun na magsisimula yung chemical digestion. Dahil sa ating stomach, pagbaba niyan, yan ay lulusawin ng ating mga gastric juices. Then afterwards, dadalhin sa small intestine, i-absorb yung mga dapat i-absorb, then dadalhin sa large intestine, then afterwards ay ilalabas na natin. So, tingnan natin yung picture ng digestive system. So, kamukha nung sa respiratory. Ang difference, sa digestive system, mouth lang ginagamit natin. Hindi tayo gumagamit ng nostril. So, lalagay natin dito. Basta lahat ng process na nangyayari sa ating ulo, yung pangnguya, yung pag-ikot, kasi ginagawa ng ating dila, inuusog niya yung pagkain papuntang ngipin, kung napapansin nyo, pag umunguya kayo. Tapos, yung ating laway o saliva ay nakatutulong naman para malusaw agad yung kinakain natin. So, yun yung process. At yung saliva ang tutulong sa atin para yung dila natin, pagka ipinasok niya yung pagkain, ay dudulas ito pababa sa esophagus. Then, pupunta sa ating stomach. At mula sa stomach, lulusawin na ito ng gastric juices. No? Then, afterwards, ay tutulungan ito ng mga iba pang organ sa katawan before itong dumaan sa small intestine for digestion ng mga important food particles. Kaya nga sinasabi natin, yung mga junk food, kaya sila tinawag ng junk food, pag kinain mo sila, wala namang kukuning sustansya yung ating katawan. Kaya parang nagpasok ka lang ng basura, tapos itatapon mo lang din. Kaya tinatawag silang junk food. So, yan yung ating digestive system. Ang organ na very important dito, although lahat yan ay important, is yung ating stomach. In terms of digestion, no, paglulusaw. Pero in terms naman na absorption, important dito yung ating small intestine. Next, excretory system. Siyempre, pag kumain ka, maglalabas ka ng dumi sa katawan. So, sa excretory system, yung ating body waste management. Talandaan natin, even sa bahay, kinakailangan may process tayo sa pagtatapon ng basura. Diba yung segregation of waste? Sa excretory system, ganun din. Meron tayong segregation of waste na liquid, meron tayong segregation of waste na solid, at saka meron tayong mga small segregation of waste. So, kapag halimbawa tayo pinagpapawisan, ito'y segregation of waste, pero in a small quantity. Hindi siya naka-unified sa isang lugar. Pero, yung ating, kapag tayo umiihi, yung sa liquid, no, kung saan yung ating kidney ang naglilinis o nagfi-filter ng dumi sa ating dugo, tinatapon natin yun. No? So, yun ay sa liquid part. Sa solid part naman, yung ating fecal movement kapag tayo tumatae. So, doon natatanggal natin yung mga waste products sa ating katawan. So, it include fecal, urine, tsaka sweat. So, it removes waste of the body at tsaka manages temperature. Kung napapansin ninyo, very important din ang ating excretory kasi lagi niyang ini-ensure na bukod sa natatanggal yung basura sa ating katawan is nagre-regulate din siya ng temperature. Yun reason kung bakit kapag ikaw ay nilalamig, kung napapansin nyo, kayo yung nag-chill, nagsasara kasi yung mga pores mo. So, kaya ka nag-chill, yun naman ay movement naman yun para mag-generate ka ng heat. Pero, yung purpose ng ginagawa ng excretory system by that time ay hindi niya hinahayaan na magkaroon ng paglabas ng kahit anong liquid sa ating katawan, sweat. Pero pagka mainit, kung napapansin ninyo, nilalabas niya yung ating sweat, yung ating pawis. So, ito yung excretory system. Meron tayong kidney dito sa kaliwa, tsaka yung sa kanina, yung pinag-usapan natin sa skin, meron tayong naglalabas din yung ating sweat gland. Ito. So, ang ginagawa niyan, itong ating kidney, dalawa yan, fini-filter yung ating dugo. Pagkatapos ay pagka na-filter na yung dumi,
dadaan sa ureter, dadaan sa bladder. May ipon sa bladder ito. Tapos, siguro mga 2 to 3 liters ang kayang capacity ng isang bladder. Then afterwards, iihi na tayo kapag napuno na to. Okay? So, napaka-important na huwag natin pinipigilan yung ihi natin kasi it's very difficult dahil pwede tayong magkaroon ng sakit sa bato. Ibig sabihin, mababa rin dito natin. Specifically, yung pagkain ng mga food na hindi healthy sa ating kidney, yung mga masyadong maalat, yung mga masyadong yung mga puno ng preservatives, is very difficult, no? Lalo na yung sa ating nangyayari ngayon, di ba? Yung ating dialysis, dumadaming cases because hindi lang na-prevent yung process, no? Dapat maiwasan yung mga food na unhealthy para sa ating kidney. Next, yung ating circulatory system. Ang circulatory system, from the word circular, umiikot. Ito yung nagpapaikot ng alin? Ng dugo. So, ang circulatory system, it pumps blood inside the body. Body transport system, kasi yung air, food, tsaka waste ay nandito. Ang ating circulatory system ay binubuo ng mga sumusunod. Una, ang circulatory system, syempre, dapat may heart. No? So, meron tayong heart, meron tayong blood vessels, yung ating mga ugat, tsaka meron tayong blood, yung dugo. So, meron tayong heart na nagpapump ng blood 24/7. Hindi nyo nakokontrol ito. Ito ay muscle pero hindi ito control ng ating isipan. In terms of yung ulirat, ha? Hindi yung mismo utak kasi yung utak ang nagkocontrol pero yung ating ability to control in terms of ulirat, control na kaya mong gawin yung isang bagay, hindi mo kayang kontrolin yung ating heartbeat. Okay? Next, yung blood vessels, yung ugat. May dalawang klaseng blood vessel. Meron tayong mga veins at saka meron tayong arteries. Kapag veins, ito ay dugo pabalik sa puso. Pagka arteries, ang dugo palabas galing sa puso. Ano man na ugat na ang kanyang dugo ay papasok sa puso, tinatawag natin yung vein. Kapag yan ay palabas sa puso, ang tawag doon is artery. Okay? At yung blood natin ay may mga components. Meron tayong red blood cells, meron tayong white blood cells, meron tayong plasma, at saka meron tayong platelets. So, ito yung mga bumubuo ng ating dugo. So, kapag nagpapa-blood test tayo, di ba, pag kinukuha lang tayo ng dugo, ayan ay dinadaan sa machine, yung centrifuge, para pag-iwahiwalay yung mga yan. So, yung mga red blood cells, white blood cells, plasma, at saka platelets, ay may mga purpose ang mga yan. So, hindi ko naman siyang di-discuss yan kasi doon muna tayo mag-focus sa mga basic organs muna. Okay? So, next. Ito yung circulatory system natin. Ito yung heart. No? So, obvious naman sa circulatory system, ang important organ natin dito is yung ating heart. Yan. So, yung ating circulatory system, yung ating mga blood vessels, yan ay nakaabot hanggang sa mga dulo ng ating mga ng ating katawan. Kasi, kinakailangan man-nourish ang lahat ng parts ng katawan natin ng dugo. Lahat ng mga picture dito na red, yan yung mga oxygen-rich blood na mga blood vessels. At yung mga oxygen-poor blood, yung mga blue naman dito na blood vessels. Pero in reality, hindi naman blue talaga yung kulay ng mga yan, ha? For simple diagram lamang or representation. Next, nervous system yung pinakahuli. So, ang nervous system naman, they control the voluntary at saka involuntary actions of the body. It is made up of network of nerves for sending and receiving impulses. So, hindi lang yung pag-text o kaya yung pag-chat yung merong send at receive, no? So, yung unang-unang sending at receiving sa katawan natin ay nandyan, yung ating mga nerve cells. Ang nervous system binubuo ng tatlo. Meron tayong brain, spinal cord, at saka nerve cell or neurons. So, para ma-explain ko yan, ipapakita ko sa inyo yung diagram. Yan. So, meron tayong brain, spinal cord, at saka yung ating mga nerve cells or neurons. So, ang purpose, ang brain na nagkocontrol ng lahat ng parts or body sa ating katawan. Nagkakaroon tayo ng control even yung ating mga memories, pati yung ating mga dreams, mga hallucinations, or kaya sometimes yung even yung ating mga heartbeat. Yan, control yan ng heart. So, napaka-powerful na organ ng ating heart, ng ating brain. Control yan ng ating brain. So, ang brain natin, it functions 24/7 din. So, ano yung purpose? Bakit ganyan yung diagram natin? Ang brain ang control center ng katawan. So,
parang isipin nyo parang main road. Ito yung pinaka-control center. Ang highway niya ay yung ating spinal cord para mabilis na ma-receive at saka mag-send ng data. At itatapon yan sa ating mga networks. Yan. So, kaya halimbawa, ikaw ay naka-apak ng yelo tapos barefoot ka, wala kang panyapak. So, pagka-apak mo ng yelo, yung iyong nerve cells doon na ito yung mga nerve cells natin, meron siyang nucleus. So, nag-re-receive ito ng information tapos itatapon niya yung information sa kanyang itatapon niya sa kabilang neurons niya. So, ito, mabilis yung process na yan. Pag-apak mo ng yelo, so, isi-steady lang information sa brain via the nerve cells. Pasa. Yan, mabilis na pasahan yan. Tapos, pagdating niya dito, mabilis na dadaan ng ating spinal cord. Ipaprocess ng brain. Malamig. Yelo. Sasabihin ng brain natin, lumayo ka sa yelo. Or iangat ang iyong paa mula sa yelo. So, mabilis na isi-send yan sa spinal cord. Then, idadaan sa ating mga neurons. Then, magre-react yung ating paa. So, ganun kabilis yung process. Seconds o kaya milliseconds lamang yon. So, ganun mag-function yung ating brain. Now, so, dumako tayo sa pinaka-focus. Kasi ang pinaka-focus natin, paano nagtutulong-tulong yung mga organs na ito sa ating katawan para tayo maging healthy tayo or mag-function na mabuti yung ating body. So, ito yung mga systems ng body na discuss natin. Yung una yung skeletal. So, ang skeletal, ang pinaka-purpose niya na masabi natin very important, protects the vital organ and give us the form and shape. Kaya ganyan yung ating mga shape. Sa mga babae, kaya medyo mas wider yung kanilang mga hips ay kasi mas mahaba yung kanilang pelvic bone kumpara sa mga lalaki. Okay? So, yan yung ating skeletal system. Siyempre, para makagalaw yung skeletal system, lalagyan natin yung laman. So, yan yung muscular system. So, dito, yung system natin, yung mga muscles, sila yung nag-a-act together with the bone para magkaroon ng movement or action. Then, ang pantakip natin dyan, yung ating integumentary system. It protects yung lahat ng nasa loob ng ating body. Now, paano naman sa mga respiratory system? So, ulitin lang natin na skeletal yung bones. They help us for locomotion, protection, no? Creator ng ating mga blood. Yan. Yung muscular system naman, movement din for us to carry heavy loads or kaya para mag-function yung breathing, excretory, and so on. Next, integumentary, it protects the body. So, ito yung kanilang function. Next, yung ating respiratory sa inner parts na tayo. Sa respiratory naman, they help our body para makahinga, breathe in and breathe out. And then, digestive, ito yung kumukuha ng food, ito ay nagdi-dissolve, then afterwards, ginagamit nito para mag-function yung ating body, para magbigay ng energy sa ating body. Then after the digestion, syempre, para yung waste materials sa ating kinain, tatapon ng ating excretory by means of fecal movement, pagtae, o kaya by means of urinating, pag-ihi. Then afterwards na malinis na yan, no, dun tayo sa ating circulatory. Sa circulatory, nag-work din yan sa ating excretory at saka sa ating lungs, yan, sa ating kidney, sa ating mga digestive system, lahat ng mga system kanina nabanggit kanina, nag-act yan bilang transport system. Kumbaga yan yung mga tagahatid, no? Kumbaga para silang mga nagsisend ng Lazada o Shopee sa iba't ibang parte, no, sa ating katawan. Next, yung number 8 naman, yung nervous system. Si nervous system naman ay yung ating control center. Ito yung pinaka-powerful talaga. And the brain helps to control the body. Actually, ito yung kumukontrol ng totoong body natin. No? Lahat ng ating function sa ating body, both controlled o kaya yung mga involuntary or voluntary, ay kinokontrol ng ating brain. Okay? So, yan yung ating simplified discussion para dito. So, again, ang ating lesson ay explain how the organs of each organ system work together. So, ito po si Teacher Bong nagsabing stay home and stay safe. Salamat po.